ba? Gagawin natin ngayon, guys. Turuan ko kayo paano magkabit ng splitter. Actually, two-way splitter itong kakabit ko. Two-way splitter siya, guys. Tuturuan ko kayo paano magkabit. Ito. Actually, dalawang klase ito. Ito pa isa. Pwede ito, pwede ito. So, te-testing natin itong dalawa na to kung alin ang mas maganda. Ito kasi yung medyo malaki. 2,350 MHz. Itong maliit, 1,000 MHz. Medyo mababa siya. Pero tingnan natin kung gagana. Ito, nabili ko sa ano to eh. Sa mga hardware, magbibili ito. Ito, sa signal, sa office, nabili ko. So, tara guys, kapit natin. First connect, kable muna tayo. Kapit muna natin connector, guys. Add box. Kung may first box ka na, pwede ka mag-add box. Para dalawa. Isa sa kwarto, isa sa sala. Isa sa inyo, kung saan nyo gusto ilagay yung isa. Yan. Tapos, ilalak nyo. Ilalak nyo ganyan. Pero syempre, imagine lang natin ilalak ko kasi pang demo lang naman. So, hindi ko muna ilalak para magagamit ko pa sa susunod na vlog natin yung connector. Kasi medyo may kamahalan itong connector na ganito. Guys, kailangan kasi ilak to para hindi siya nag-loose connection. Para hindi rin matanggal, katagalan. So once na nailock mo to, gamitan mo ng ganito, maglalock na yan, hindi na siya matatanggal kahit hilahin mo. Ayan guys, sakto-sakto siya. Sakto-sakto sa connector yan. Kakabit mo na lang. Hali guys, ito, naka single line pa to. 100% signal strength, quality niya is 84%. Single line, ibig sabihin na one line lang siya. So, gagawin natin, magkakabit tayo ng unbox, magkakabit tayo ng splitter, para gumana yung isa. Kung mapapansin yung isa, walang zero strength, zero quality. Kasi wala pa siyang linya papunta doon. So, gagawin natin, magkakabit tayo ng speaker para magkaroon ng supply ng reception. Tandaan nyo guys, 100% to. 100%. 84% quality. Tanggalin na natin guys, hindi nyo yan. Kasi dito natin kakabit yung speaker. Subukan muna natin dito sa malaki. Sa 2,350 MHz. Dito natin siya kakabit sa input. Kasi yung out, dalawang out, yan yung papunta sa digibox. Ito naman yung kable papuntang satellite. Dito natin siya kakabit. Tapos, kable. From splitter, itong isang kable, from splitter, yung nakabit yan, yung isa naman, ilalagay sa digibox.
Ito yung dulo niya, guys. Ito yung dulo niya. Kakabit natin sa Digimax. Natin para maganda yung pagkakaroon. Ito, guys, demo lang natin, guys, ha? Kasi medyo magulo. Pero pagka siyempre kakapit nyo sa bahay nyo, kailangan nakalinya tong kable. Ito naman yung pandemo ko lang yan. Isa, kakapit nyo rin yung dulo sa Digibox. Okay, guys. Kung napansin nyo, bumaba na yung signal strength nya. Kasi may kahati na siya sa reception niya. 90% galing sa 100% naging 90%. Kasi gumamit na tayo ng splitter, may ka-share na siya sa reception. Yun ang trabaho ng splitter. Quality is the same pa rin naman. Okay. Sabit natin yung isa para magkano. Kung napansin niya, 0 pa rin, 0-0. Sabit natin yung sa kabila. Ito yung kable sa kabila. From splitter. Yung dulo nito, kabit sa Digibox. Excuse lang. Yan, may linya na tayo. Strength niya is 88. Second box natin, quality is 84 pa rin naman. Yan nangyari sa kanya kapag galing siya. Pag single line siya, talagang siya 100% strength, signal strength niya. Pero syempre kapag nag-splitter tayo, hindi na, mababa na reception niya kasi may ka-share na siya. So, ako minsan kapag ganyan, pag may budget yung subscriber, yung ginagawa ko, kinakapitan ko ng booster. Next vlog ko, guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng booster. Pero ito, pansamantala, tingnan muna natin yung difference niya kapag nilagyan natin ng splitter. So, galing sa 100%, naging 88 ang lalaro. 8, 90, yan, lalaro sila. Mababa siya. Pero okay na rin naman yan. Gagana pa rin yan. Ano natin, guys? Subukan natin. Subukan naman natin sa isa. Ano ba to? 1,000 MHz. Nabili ko sa hardware. Ito kasi ano eh, 2,350 MHz. So, subukan naman natin siya dito sa ano, medyo mababa. Kung anong mangyayari. Siyempre, sigurado, expect na natin mababa. Mas mababa pa. Pero pwede siya gamitin. Pag wala talaga kayong mabiling ganito. Minsan kasi sa office namin, nakakaubusan din ng splitter at mga accessories ng signal. Kahit remote nga, guys, hirap na hirap kami makaano eh. Ayun, mas mababa nga siya. 86% galing sa 90. Ay, oh, tama. 90 naging 86. Basta tatandaan nyo lang itong out o in.
kable ng system ang galing dito ay galing ng ano to, satellite. Galing satellite, dito mo siya papasok sa in, LNB, splitter in. Tapos, itong dalawang out, ito yung papunta ng digibox. Ngayon lang siya kadali, nakabit ng splitter. Ayan guys, yung 1000 MHz, ito yung kinalabasan ng signal strength niya. 86% parehas. 86% parehas. Tatanungin niyo kung gagana. Gagana yan guys. Kasi signal naman 80%. Lowest 80. Abangan nyo guys yung next vlog ko. Tuturo ko doon kung paano magtabit ng signal booster. Maganda yung para sa mga mahihina reception tulad nito. Pwede siyang palakasin hanggang tatlong box, hanggang apat na box actually. Apat na digibox, pwede yun. Makapalakas niya, makapa 100% niya lahat yun, sabay-sabay. Should I stay or sample channel na signal guys, channel 1, channel 5. Meron siya guys, meron hindi pa kasi activated yung box, kaya ganyan ang channel, walang channel kasi hindi pa lang. Ito naman yung channel niya guys. So yun guys, sana nasindan nyo. Sana makatulong ay paano sa mga nais magkabit ng splitter. Ganyan lang sa kasimple. Dalawang klase na yung dinay mo ko sa inyo para may option kayo. Kasi ito, may kamahalan to. Hindi katulad nito, mura lang to sa mga hardware mo. Nabibili to sa mga electronics na tindahan. Okay, nagsabag-sabayin mo na. Ang isa ay spectrum. Ang isa, hindi ko mamano eh. Orion. Siemens? Siemens siya ba? O Orion? Orion Onron. O-N-R-O. Ganyan siya. Yan. Gumagana siya dito guys. Kahit na 1000 MHz lang siya, gumagana siya. Kompleto channel niya. As you can see, wala naman naging problema. Lalo na dito guys. Mas malakas kasi ito. Kaya may kamahalan kasi sa signal ko. Ito kasi... ano ba ito? Nasa 200 plus, 300 plus, mga ganyan. Ito, mura lang ito eh. Wala pa 100 ito. Wala pa 100. Nasa 60, 70 lang yata ito. Depende sa location, depende sa tindahan, magtitindahan, ang price. Pero mura-mura lang ito. And, okay guys. Bye-bye. Guys, kung may comment kayo, please comment below. Para kung hindi ako busy, masasagot ko naman yan. Sagutin natin ang abot ng aking makakaya. Suggestion guys, any suggestion? Para sa next vlog natin and my pictures natin. And, pa-subscribe na rin guys. At sa mga subscriber na, maraming salamat. Sana follow nyo yung mga vlogs natin para may kahit paano makatulong sa inyo sa mga dagdag kaalaman. And God bless, keep safe everyone. Bye bye.